yun yung indication na we failed or some of us failed as humans. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. What is up mga paps? So medyo nagbabalik tayo ngayon sa ating videos mga kaibigan. So eto nga, medyo importante itong sasabihin ko sa inyo, no? So wag natin patagalin to. So eto na, straight to the point na tayo. Wala nang intro pa kahit hindi nyo ako subscribe. Basta makinig kayo sa sasabihin ko, no? So unang-una mga kaibigan, marami ang nagsilabas ang mga post, no? Ng mga pages at ng kung sino-sinong tao na sinasabi nila na we failed as humans again. So ayan yung mga post na yan, kung may makuha man ako, basta yung sinabi nila dahil daw sa pagputok ng bulkang Taal doon sa kung saan man siya. Bobo! Baka magkamali ako, pero alam ko sa Batangas yun, no? So medyo matalino pa naman ako. Pero ayun nga mga kaibigan, hindi naman talaga we failed as humans dahil dun mismo sa pagputok. Pero naisip ko na some of us failed as human nga naman mga kaibigan, no? Bakit? Hindi dahil doon sa pagputok talaga, dahil wala tayong kinalaman doon, dahil it is a natural calamity, no? Natural calamity po yung pagputok. Pero dahil nga pumutok rin yung balita na nagkakaubusan na raw ng face mask or kung ano man yung dapat gamitin, N95 ba yun? Or AK-47? Or M16 ba yun? Totoo ba yan? Basta yun, kung ano man yung dapat isuot para ma-protection na natin yung ating mga ilong at hindi pumasok sa katawan natin yung binubuga ng Taal, no? Nagsitaasan raw yung presyo nung mga yan mga kaibigan, which is I think na yun yung indication na we failed or some of us failed as humans. Dahil imbis na libre na lang nilang ipamigay yun or ibenta nila sa suggested retail price noon, kung ilan man talaga dapat, is mas tinaasan pa nila, no? Mas tinaasan pa nila yung presyo ng face mask na yan. Legit. Na imbis na makatulong sila sa iba, is iniisip pa nila na masyado silang millionaire mind in a bad way. Mas iniisip nila na mas kikita sila dahil sa sitwasyon na to. So ginagamit nila yung trahedya na nangyari para lang kumita, no? So pure capitalist, no? Wala silang pakialam sa kapwa-tao nila. So iniisip lang nila is yumaman sila ng yumaman. Legit. So totoong payaman kayo dyan mga sir, pero ang advice ko sa inyo is magbago na kayo. 2020 na, isipin nyo yung kapakanan ng iba, hindi yung kapakanan lang ng negosyo nyo or dahil lang magkapera kayo. Yes. So dahil dyan, masasabi ko talagang some of us or kung sino man ang mga kasama dyan failed as human. So hindi kayo mga tao, no? Hindi makatao yung ginagawa, no? Dahil paano na lang yung mga walang pambili, no? Paano na lang yung mga walang pambili dyan? Wala silang face mask, no? So pwede silang mamatay dun. So sana sa mga gumagawa yan, magbago na kayo, dahil pag hindi kayo nagbago, may paglalagyan din kayo sa impyerno. So nag-rant lang ako dito dahil nakakainis. You know, kahit ako naman business mind daw, hindi ko i-exploit yung isang ganyang kalungkot na trahedya dahil hindi pa nga pumuputok yung bulkan. So hindi pa talaga pumuputok yung bulkan na yan, pero talagang tinasaan nyo. So pag pumutok na lalo, baka umabot na ng 5K yung face mask na yan, yung N95, M16, or AK-47 na yan, okay? So ayun lang naman mga kaibigan. So sana tayo sa panahon na ganito tayo magtulungan lang at hindi lang puro pera ang nasa isip, no? Yung pera kasi makukuha mo naman yan later on, no? Makukuha mo din yan sa mabuting paraan, hindi sa gantong paraan, dahil marami ang nanganganib ang buhay dahil nga dyan sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. So gets mo? So kung nanonood ka man at isa ka man doon sa talagang nagbebenta ng mahal na face mask, N95, AK-47 at M16, isa lang masasabi ko sa'yo, tang ina mo. Mali yun. So paano ba mga paps? I'm out. Magbago na kayo, subscribe yung channel ko, or kahit wag na, basta nakinig kayo, maintain nyo lang yung peace. Bye-bye.